Saan ka dalhin? Ha? Tinaguan mo ako, ha? Nag-iilaw yung mata niya, ha? Ano na? Spider to. Yung normal na spider lang ba to? Parang iba. Huh? Oo. Guys, comment below kung harmful ba to or what. Parang kakaibang spider to. Oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong spider. Guys, take a look at it. Parang iba tong spider na to. Search kita mama kung anong klaseng spider ka. Look. Look at this spider. That spider! Ito. Ay, grabe, ang bilis niya. Oh. Tumalun siya sa akin. Ito na naman ang bagamba. Take a look at this kagamba. Nahanap. Oh, no. Nahanap kita dati pa ay. Baka makagat mo ako, lag natin ako. Look at you. Paano ako makakatulog nito ngayon, ha? Ayan guys, naranasan nyo na bang makainkwentro ng gagamba ng harapan? Ikaw, anong gagawin mo kapag may dumalaw sa inyong gagamba? Look, oh, laki niya, oh. Actually, maliit pa yan. Yung iba dyan, siguradong ihahanda na ang walis o pamispis pantaboy sa kanila. Ayan. Pero, I prefer not to. Ayan. So, dapat ba silang katakutan? Pero, bago yan, kilalanin muna natin sila.
Ito ay tinatawag natin Philippine Huntsman Spider. Look, there are Philippine Huntsman Spider. Ang Philippine Huntsman Spider ay kabilang sa mga Sparacidae. Yan. At meron tayong tatlong species ng Philippine Huntsman Spider. Ang una ay matatagpuan sa mga puno ng saging. Yes, puno ng saging. And then, ooh! Oh gosh! Huwag ka munang umalis. Uh-oh. See? And then, ikalawa ay matatagpuan sa mga kuweba ng Pilipinas. Rasan ka? Don't go, okay? At ang sa video na to ay kilalanin natin ang Philippine Hunter Spider na nakatira sa bato. Pero madalas makita sa mga kabahayan at eto nga ay ang Philippine Huntsman Spider. Look, makatalong to sa akin. Yan. Ang mga male ay mas madaming markings at maliliit ang mga abdomen nila. So sa palagay nyo, male ba to o female? Pero ang mga female ay mas malaki. Of course, mas malaki din yung abdomen nila. Pero mas konti ang markings sa katawan nito. So sa tingin ko, marami tong markings eh. Ayan o, nakikita nyo ba yung dot niya? Yan, so markings yun. Baka makatalong to sa akin, grabe. Sila ay lumalaki hanggang 1.9 inches at ang kanilang leg span ay lumalaki hanggang 6 inches. Ayan. Tarantula ba sila? Guys, sa palagay nyo. So, huwag kang tatalon sa akin kasi alam nyo guys, maano silang tumalon. Mataas. Hindi tarantula ang mga Huntsman Spider. Hindi rin sila related sa mga mababalahibong species na tinatawag nating tarantula. Pero merong isang paraan para malaman natin kung tarantula ba o hindi ang isang gagamba. Yan. So ano yun? Tarantula ang isang gagamba kapag pa-vertical na pailalim ang posisyon ng mga legs nila. So, di ba, as you have noticed, para silang ano, para silang, tawag doon, crab. So, hindi sila pa-vertical ang paa. So, hindi sila tarantula. Kasi, ang tarantula, parang letter V na pinabaliktad. Samantalang ang mga Philippine Huntsman Spider ay parang legs ng mga alimango na padiretso lang at hindi pa ilalim. Ayan o. Oh. Padiretso lang yung kanilang mga paa. Yan. Baka mandag ba sila? Sa palagay nyo guys. Mukha man silang nakakatakot, considered na hindi mapanganib ang mga Philippine Huntsman Spider. Oo, meron din silang venom, pero ginagamit lang nila yon para panghuli ng makakain nila. Ang kagat nila ay hindi nakakamatay, pero makakaramdam ka pa rin ng effect o sakit sa sugat at medyo lagnat. Oo. Pero hindi naman talaga sila yung tipong mangangagat sa totoo nga, mas pipiliin pa nilang tumakbo kaysa maging aggressive. Pero alam mo ba na mataas tumalon ang mga Philippine Huntsman Spider? Oh, grabe. One time nakatalon sila sa akin. Kaya kapag nakakita kayo nito, huwag niyong titingnan ng harap-harapan dahil merong chance. Ayan. Meron chance na tumalon sila sa mukha niyo at baka magkaroon pa kayo ng phobia sa gagamba. Ayan. Bakit sila bumibisita na sa bahay natin? Sa palagay nyo guys. Sa totoo lang, ang habitat naman talaga nila ay sa ilalim ng bato o puno naman talaga sila nakatira. Kaso, ang dahilan ng pagtambay nila sa mga bahay natin
Dahil sa mga bahay natin nila makikita ang paborito nilang ulam. So for sure naghahanap ng ipis yan. Yun ang mga pulang ipis. O alam nyo na guys. Kaya naman, wag silang patayin. Or wag natin silang hatawin ng walis o kaya ng tsinelas. Pabayaan nyo lang sila dahil tinutulungan pa nila tayong malayo sa sakit na dulot ng ipis. Oh my God. Ayan na siya, oh. Hindi naman sila delikado sa tao. Yes. Harmless sila sa tao. At kusa din silang aalis sa mga bahay nyo pagkatapos nila makahanap ng kanilang pagkain. So, ibig sabihin, wala pa sila nahahanap ng pagkain. Parang ilang araw na ako nakakakita ng gagamba. They can kill cockroaches. Yan. Tamang... Tamang papalapit na sila sa akin. Ayan guys. So, ngayon alam niyo na. Ano kaya tumulong sila sa akin? Ayan sila. O, ilalim ng bato. San ka pupunta? Pinahabol mo ako, ha? So, where are you going? Tingnan yung mga paa niya, oh. Look.